kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bernie. Isang single dad sa teenager. Sa totoo lang, napakahirap magpalaki ng anak mga idol. Lalo pa at wala kang katuwang sa buhay. Ngayong lumalaki na ang anak ko ay may mga bagay akong hindi maintindihan sa kanya. Na tanging nanay lang niya talaga ang makakaintindi. Siguro. Kaya nga hanggat may pagkakataon ako para bumawi sa anak ko ay gagawin ko yon mga idol. Maraming salamat po sa pagpili sa kwento ko mga idol. Muli po ito po si Bernie. And I. Thank you. Nakakaasar. Oh, ano naman nangyari sa'yo, anak? Parang nagingit-git ka na naman dyan. Kasi pasabi mo, bibilihan mo na ako ng bagong cellphone eh. Ayaw gumana na itong phone ko, oh. Ah, sige na, hindi ko pa nakukuha yung bonus ko eh. Eh, kung makuha ko yung bonus ko, bibilang kita agad ng cellphone. Sinabi mo na yan nung nakaraan eh. Kailang linggo na nakalipas eh. Hanggang ngayon wala pa. Tignan mo yung mga kaklasiko, ang ganda-ganda ng mga cellphone nila. Tignan mo naman yung sakin, oh. Sira-sira na. Panaman yan, di na nga ako makapag-ano dito. Anak, Jenny, eh babawi naman si papa mo. Hayaan mo na, eh baka sa susunod makuha ko na yung bonus ko. Konting tiis na lang. Naku, lagi na ako nagtitiis eh. Lagi mo sinasabi yan eh, sinungaling ki. Ay, dako, yaga. Apo ko, yung anak mo, nagingit-git na naman. Tignan mo, ano ba nangyari sa kanya? Kakaasa. Eh, hayaan mo na lang pa. Ay, ano, bahala dyan. Ay, ano, gumana nito. Sige na, huwag ka nang magtampo dyan, tsaka huwag ka nang magngangak-ngak-ngak dyan. Basta ako, magagawa ko ng paraan para mabigay ang gusto mo, ha? Kailan mo ko bibili ng cellphone? O, pagkabalik na pagkabalik ko, papasok muna ako sa trabaho, ha? Sinabi mo na yan, eh. Sige na, ano sabihin ko na lang sa'yo? Sige na. Ako bahala, ha? Sige na, pagkabalik mo, ha? Basta tulungan mo dito si lolo mo, Pablo, ha? Ano ba yan? Eh, magpapatuka lang naman ng manok yan eh. Ah, sige na, kaya ko na rin. Eh, ayaw mo na. Baka may storbo ko pa po. Eh, marami pang gagawin dyan. Oo, oh, sige, paano? Aalisan muna ako. Pa, oh, Jenny, anak. Aalisan muna ako, ha? Snack. Chadeli, kailangan ko talaga ng pera. Baka huwag ko nang hintayin na dumating yung bonus ko. I-advance ko na lang ho. Ay, Diyos ko naman. Ano ba naman niya, Bernie? Ang dami-dami mo ng utang sa akin, oh. Tignan mo, haba-haba na ng listahan mo. Eh, Chadeli, kailangan talaga ko ng pera. Bibili ako ng cellphone ng anak ko kasi kailangan sa school nila. Cellphone? Eh, okay pa yung cellphone na. Eh, parang 3 months ago ka lang bumili ng bagong cellphone. Eh, bakit ngayon bibili ka na naman ng cellphone? Ano ba yan? Eh, oo nga. Eh, alam mo, parang Bernie, parang napapansin ko eh, masyadong spoil yung anak mo sa'yo. Eh, dapat kailangan na kahit papano, tiisin mo rin. Ah, alam mo, parang buboy eh, hindi ko matiis. Alam mo naman, kapag may sinasabi sa akin yung anak ko eh, kailangan kong gawa ng paraan.
Ayoko naman magtampo sa akin yung anak ko. Kaya, sige na, Chadeli. Diyos ko, hindi ganyan ang pagpapalaki sa anak, ano? Hindi lahat na gusto nila, bibigay mo. Akala ba nila, malaki ang sinasahod mo dito? Dito sa panaderya ko, ha? Chadeli naman, ako naman, hindi naman ako magre-resign kaagad. Babayaran ko naman po yan, kahit unti-unti. Importante po, kailangan ko lang talaga mapagbigyan ng anak ko. Diyos ko, naku, malulubog ka sa utang niya. Yung ginagawa mo, ha, Bernie? Totoo yan sinasabi ni Chadeli. Alam mo, Bernie, ba't hindi ka nalang kayong mag-asawa para may katuwang ka sa buhay? Oo nga, ba't tayo mo mag-asawa? Ha? di ba may upcoming tayo na ano? Na tawag dito? Ano nga yan, boy? yung ano, alumni coming home ba yun? Alumni, homecoming ka talaga? Ikaw talaga, alam na yung coming pala. Ibang usapan naman po yun. Alam mo naman na, naandun na lahat ang mga kaklase natin. Malay mo, may umaten down. alam na natin. Pero, Chadeli, bago tayo mawala sa usapan, baka naman mapahira mo na ako ngayon. I-advance ko na yung bonus ko. Ay, nako. Hoy, ikaw ha, Bernie ha. Huwag ka masyadong malulungje sa paggastos mo sa anak mo. Kontrolin mo yan. Paglaki niyan, ay nako, Diyos ko, talagang mas masakit sa ulo yung ganyan. Ako na po ang bahala, Chadeli. Huwag ka na po mga problema. Siya. Nako, di mo ko titigilan, sigurado. Ito na. Ayan ha. Bayaran mo yan, i-delibre yan ha. Opo, walang problema. Salamat po, Chadeli ha. Boy, paano? Salamat din. Sige, Diyos ko, good luck sa'yo. Sige po. Aminado akong napalaki ko ng spoiled ang anak ko, mga idol. Siguro, paraan ko na lang rin yun para hindi siya maging rebelde sa akin at mahalin lang niya ako bilang ama niya. Ngunit habang tumatagal, mga idol, nakakaramdam na rin ako ng lungkot sa buhay ko. Gusto ko nang may makasama at maging katuwang sa buhay at sa pagpapalaki ko sa anak ko. Kaya nga gumawa ako ng isang desisyon na hindi ko alam kung magugustuhan ba ni Joy o hindi. Oh, anak. Okay ba yung cellphone na binili ko sa'yo? Thank you pa. Ang ganda. Ito talaga yung latest model sa mga kaklase ko. Ganito din eh. tingnan mo naman yung suit ko ngayon. Okay ba? Bagay ba sa akin itong... Marong? Hindi. Maong na jacket. Oh, bakit ka naka-denim jacket? Homecoming. Homecoming? Oo, may alumni kami. Magkikita-kita kami ng mga klase ko. Bakit sumasali ka pa sa ganyan pa? Di naman bagay sa'yo. Tsaka matanda ka na, nagaganyan ka pa. Anak, minsan lang naman ito mangyari. Ano ka ba? Magkikita kayo ng mga klase ko, malay mo, diba? May makakilala si Papa mo doon. nako, sigurado ako, yung mga makikilala mo doon, gagamitin ka lang ng mga yan. Kasi alam nila, maganda yung trabaho mo. Tsaka maganda, asensado ka doon sa may panaderya ni Chadeli. Nako, anak. Magtiwala ka sa Papa mo. May asim pa to. Ano ba yan? So, ibig sabihin niya, mag-girlfriend ka pa. Biro lang. Nako. Alay mo naman, di ba? Makimatutuan. Kala ko ba ako lang babae sa buhay mo? Oo na. Hindi ko na kayo pagpapalik ang isang prinsesa ko. Ano ka ba? Okay na ba? Patingin pa, sikin pa sa likod. Tingin nga. Okay ba? Maganda ba? Parang, sa'yo ba yan? Iniram ko lang to kay paring Buboy. Huwag ka na mag... Ba yan? Kaya pali. Amoy motballs. Alcampor. sige nak. Kala ka muna dyan ha. Si Chupablo mo, tulungan mo dyan. Baka may kailanganin. Paano? Alis na ako. Umuwi ka maaga pa. Walang problema. Sige na, bye. Sige pa. Enjoy! Ah!
yan ang naging party, kaya na. Kaya alam mo, masaya-masaya ako dahil nakita-kita ulit tayo at nakita kita. Ako nga rin eh. Hindi ko akalain na matagal ka na palang biyudo. Sana sinabi mo sa akin kaagad. Eh, ikaw kay Stacy, akala ko eh, meron ka ng afam. Ayoko ng afam kasi naghihintay lang ako ng, alam mo na, kagaya mo. Alam mo, nako, kung hindi lang talaga tayo pinagkahiwalay ng ating mga parents eh. Tayo-tano nagkatuluyan nun. Eh, paano naman talaga? Kasi? Eh, pinadala ka sa Maynila, pinag-aral ka. Ikaw naman kasi, hindi mo ako hinabol habol. Eh, paano? Broken-hearted kaya ako nun sa'yo. Eh, syempre, alam mo naman eh, kung hinabol kita eh, nahabol din ako ng tatay mo ng itak eh. Kaya amo na, paano? Magugustuhan ba ako ng anak mo? Oo, walang problema. Lika, pumasok muna tayo, ha? Sure ka ba? Nahiya ako kasi, tignan mo naman yung miniskirt ko, sobrang tight. Huwag ka na mahiya, halika na. Pasok muna tayo. Ay, ikaw na ba yan? Ayan na, Kakoto. May kasama ako. Ah, sino kasama mo pa? Ah, si... si Stacy. Paano? Teka lang ha. Stacy, si Jenny. Jenny na. Sino si yun? Stacy. Kaklase ko. Hi! Ano nga pangalan mo? Si Jenny. Ah, teka lang ha. Mag-uusap muna kayo. Jenny? Magtitimpla muna ako ng kape. Okay? Sige, magtitimpla. Nak, ikaw muna ang bahala kay Ate Stacy mo ha. Magtitimpla ako na siyang kape. Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Inimbitahan lang ako ng papa mo. Matagal lang kaming magkakilala. At saka, siya yung ex-boyfriend ko. Ba't ganyan ka tumawa? Parang may mali sa'yo. Hindi. Ganito lang talaga kami sa Manila. Ano ba yan? So, anong kailangan mo sa papa ko? Bakit nagdididikit ka sa papa ko, ha? Wala naman. Gusto ko lang ulit siyang makilala at saka, syempre, bonding-bonding. Ay, sigurado ko. May kailangan kang sa papa ko, no? Iba yung motibo mo sa kanya, no? Hoy, ikaw babae ka. Huwag mo kong tinatakot-takot, ha? Dahil ako, mahal ako ng papa mo. Ako ang first love niya. Ano sinasabi mo? Bakit bigla ka na ganyan yung tono mo? Alam ko na yung mga ganito eh. Yung anak, magagalit sa akin. Tapos, paghihiwalayin kami ng papa niya. Pero para sabihin ko sa'yo, matagal ko nang gusto ang papa mo. Tsaka, ako talaga ang first love niya. Kaya sa ayaw mo sa gusto mo, magiging stepmom mo ako. Oh. Ano ba yan? Oh. Bakit? Ano nangyari? Papaalisin mo na nga to! Oh, ano nangyari? Teka. Stacy, ito muna yung kape mo. Ano ba nangyari? Nawala lang ako dito tapos parang nagkakainita na kayo. Paalisin mo to, babaeng to! May sinasabi-sabi siya, magiging stepmom ko daw siya? Oh my God! You know, iba yung accusation niya, Bernie. That's not true. Ano is not true? Sinungaling niyan pa. Sabi niya, magiging stepmom ko daw siya, saka ayaw ko sa hindi. Baka palayasin niya pa ako dito eh. Sige. Teka, Stacy, ihatid muna kita sa labas. Sige anak, ano ba problema ng anak mo? May something yung anak mo. Anong may something? Umalis ka dito! Umalis ka! Palisin mo kayo pa! Umalis ka! Umalis ka! Halika mo na, Stacy! Halika mo na dito! Lumapas mo na tayo! Ouch! Ouch! Ang sama ng anak mo, Bernie. Stacy, pasensya mo ng anak ko. Alam mo naman eh, talaga namang pinoprotektahan ako ng anak ko eh. Basta, ihatid muna kita. Pag-usap ulit tayo kasi kailangan ko muna kausapin ng anak ko. Paano na yan? Paano pa tayo magkakaroon ng chance kung ganyan yung anak mo? Ang sama ng ugali niya. Imagine,
Tinulak niya ako. Muntik nang mapunit itong heels ko. Ako ang bahala. Ako ang bahala. Ite-text na lang kita. Ha? Teka lang. Hanapan kita ng tricycle. Dito. Si paring Chris. Paring Chris. Ihatid mo muna si Stacy. Paring Chris, ihatid mo muna si Stacy. Okay lang? Okay lang mo. Sige. Ikaw na ang bahala. Ihatid mo sa bahay nila, ha? Sige. Sumagot ka. Chris. Okay. Okay? Okay. Okay daw. Stacy, ikaw muna ang bahala. Okay lang ba to? Baka mamaya, may gawin siya sa akin masama. Chris, may gagawin ka bang masama sa kanya? No problem. Wala. No problem. Wala. Okay. Anong no problem? No problem. Wala daw. Okay. Chris, ikaw na ang bahala, ha? Ingatan mo yung Stacy ko, ha? Okay. 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 Okay? Okay. Sige, Stacy. Ingat ka. Okay. Bye! Sa totoo lang mga idol, hindi ko na maintindihan ang anak ko. Magmula nung araw na yon, ay madalas na kaming magtalo ni Joy dahil kay Stacy. Sa totoo lang, gusto kong matanggap niya si Stacy dahil gusto kong magkaroon ng kasama sa buhay. Pero alam niyo mga idol, dumating na nga rin ang kinakatakutan ko. Naging rebelde sa akin noon si Jenny. Madalas siyang magpagabi ng uwi at sumasama siya sa mga barkada niya. Hindi ko nga alam kung paano ko pa siya kakausapin mga idol eh. Nagkulang na nga ba ako bilang ama? Party, party! Jenny? Anak? Yo, na. What's up, man? Teka, ba't lasing na lasing ka? Teka, dito ka pang duduwal. Bakit ba, pa? Problema mo? Anong problema? Anong oras na? Di ba nagpaalam ka sa akin? Dapat bago mag-alas 10, nandito ka na? Eh, anong oras na? Alas 3 na madaling araw. Inikasayahan kami. Magagawa ko eh, ayoko pa umalis doon kaysa naman umuwi ako dito sa makita ko yung pagmumukha mo, di ba? Anak, nagkasundo tayo. Ha? Kung anong oras ka dapat umuwi, yung pinag-usapan natin, apat doon ka uwi. Ano ba pinagkagawa mo sa buhay? Hindi nagpapakasaya. Ano ba ginagawa ko sa buhay ko? Hindi magpakasaya. Paano yung tatay ko, wala na ibang ginawa kundi maglandi ng maglandi! Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Ano mo yung lalantay na sinasabi mo, ha? Bakit, ha? Eh, diba? Diyan sa shota mo si Stacy. Puro ka na lang, Stacy. Lagi ka na dun. Nandun. Nandun ka sa palda niya. Pinababayaan mo na ako bilang anak mo. Wala ka na ibang ginawa. Kundi ito at upakin yung shota mo. Anak, wala ba akong karapatang magsaya? Ha? Matagal na akong biyudo at may pangangailangan din ako. Ba't ganyan ka magsalita sa akin, anak? Ha? Ganyan ba kita pinalaki? Puro yun na lang iniintindi mo, pa. Paano naman ako? Anong paano? Nakakalimutan mo na ako eh. Puro ka babae mo, iniisip mo? Kala ko ba ako lang babae sa buhay mo? Simula na lang ka. Girlfriend ka. Lagi ka nang wala dito eh. Hindi na nga tayo lumalabas kagaya nung ginagawa natin dati. Kasi paano? Sino ba kasama mo? Yung shota mo! Napaka-arte! Jenny, lahat naman ginagawa ko sa'yo bilang atatay. Pero sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi. Hindi kita ipagpapalit kay Stacy. Buong-buo pa rin pagmamahal ko sa'yo bilang anak. Anak, pagbigyan mo naman ako maging masaya. Yan lang ang kaligayahan ng tatay mo, di ba? Pagpapalit mo na lang si mama ng ganun, pa. Lalo na sa ganun babae, pa. Bigyan mo naman ang kahihiyan si mama. Jenny. Wala nang ibang babae na dapat pumalit sa pwesto niya. Dapat kami dalawa lang.
Jenny, mahal ko kayo ng nanay mo. Pero hindi ibig sabihin, habang buhay ay ganito ako. Mahal ko kayo. At hindi ko kayo kayang ipagpalit kanino man. Pero Jenny, anak, sana maintindihan mo na may pangangailangan din ng tatay mo. Wala ka ng ibang dapat kailangan. Dapat ako lang. Jenny! Jenny! Mahirap talaga kapag naging magulang ka na, mga idol. Kasi tao ka lang rin naman. At nahihirapan balansehin ang mga bagay-bagay paminsan, diba? Nakakagawa tayo ng mga desisyon bilang magulang na hindi naiintindihan ng mga anak natin. Sa pagkakataon na yon, mga idol, ay minabuti ko na lang talagang hiwalayan si Stacy at mag-focus na lang sa anak ko. Oh, anak, gising ka na pala. Dito, may piniprito ko isda. Paborito mo to. Kumain ka na. Oh, asa na yung jowa mo? Ba't wala dito? Diba araw-araw nag-aalmusal dito yun? Anak, usap muna tayo. Teka lang, papatayin ko muna itong piniprito ko. Baka masunog eh. Bakit pa? Ano? Sabi mo sa akin, magpapakasal na kayo. Ay, alam mo pa. Gusto mo kung anong gusto mo gawin sa buhay mo, bahala ka. Nak, pakinggan mo muna ako. Huwag muna akong pangunahan. Manang-manang ka talaga sa nanay mo eh. Ay, si Stacy. Alam ko naman na may pinagsamahan kami nung high school. Pero, dahil nga nakakaganyan ka, pagdesisyonan ko ng makipag-iwalay sa kanya. Kaya... Ano? Oo, tama yung narinig mo. Patawarin mo sana ako. Eh, alam mo naman, tatay mo nagkakamali din. Pero, napaisip ko na kayo ikaw pa rin mas matimbang. Kahit kanino. Pa, pasensya ka na. Nabigla kasi talaga ako nung nagdala ka ng babae dito eh. Naiintindihan ko naman na may mga pangangailangan ka. Pero sana, isipin mo muna kung handa na ba ako na magkaroon ng bagong babae dito sa bahay natin. Kasi araw-araw namimiss ko pa rin si Mama eh. Araw-araw nalulungkot pa din ako dahil wala ako nanay. Pero sana naman, magpipili ka. Huwag naman yung kagaya niya, pa. Sana man lang yung papantay man lang sa kalingkingan ni Mama. Naintindihan ko, anak. Alam mo, alam ko naman hindi mo matatanggap yung naging desisyon ko sa buhay na dalhin dito si Stacy. At na-realize ko na kailangan ko pa rin talaga kausapin ka. Hindi pa ka rin na alam kong hindi ka pa rin handa na magkaroon ng panibagong nanay. Kaya napag-desisyonan ko na aalagaan na lang kita. Sa'yo na lang ako mag-focus. Dahil masigit ka pa sa ibang tao. Ayokong makita kang nalulungkot. Ayokong nakita kang nagagalit. Dahil bumibigat ang kalooban ko. Kaya, simula ngayon, Jenny, anak, at dito si Papa mo.
Alagaan ka, gagabayan ka, at babantayan ka. Thank you, Pa. Nak, aral ka mabuti, ha? Oo, Pa. Oo. Mahal na mahal kita, Pa. Mahal na mahal din kita, anak. Patuharin mo ako, ha? Sorry din, Pa. O, paano? Bukas, Linggo, lalabas tayo. Ang nauna at pilit na ginagayang live drama sa radyo! Nol, kami lang to! IFM Live Drama! Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko, kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama.